ka Money Magnet, naririto na naman tayo para sa pangpaswerteng hatid. At ang gagawin natin ngayon ay kukontrahin natin ang iba't ibang negatibong enerhiyang namamayani sa ating bahay. Aalisin at tatanggalin natin yan gamit lamang ang orange at asin. At sa paanong paraan, ituturo ko sa inyo ang lahat ng proseso upang nang sa ganun matanggal at maalis natin ang lahat ng ito at nang hindi na tayo mamuhay sa kahirapan. Mamuhay na tayo na maginhawa at bukod doon, maging healthy at walang magkasakit sa pamilya. Kung paano ang proseso ay ituturo ko sa inyo. Kaya't kung hindi pa kayo nakakasubscribe, mag-subscribe, i-like at i-share ang video ito. At huwag maglilipat ng channel. Stay tuned mga ka-Money Magnet! Magnet, alam na alam natin kung bakit ba tayo naghihirap. Nagtataka ba kayo kung bakit ang mga kapitbahay nyo naman ay umaasenso, lumalago ang buhay, lumalago ang business, at talaga namang umuunlad ang buhay. Pero kayo, ang buhay nyo ay stagnant at patuloy lang sa pagbagal ng pag-asenso. Hindi nyo ba kayo nagtataka kung bakit ganun? Alin ba ang pagkakamaling nagawa mo? Simple lamang, maaaring ang iyong tahanan ay punong-puno ng negatibong enerhiya. Paano mo ba malalaman at mararamdaman na ang iyong tahanan ay punong-puno na ng negatibong enerhiya? Simple lamang, may mga senyales na nagsasabing ang iyong tahanan ay punong-puno na ng negatibong enerhiya kung number 1, meron ng madalas na nagkakasakit sa inyong tahanan. Halimbawa na lang, magkakasakit ka, gagaling ka, meron na namang susunod na magkakasakit. Ibig sabihin, walang katapusang pagkakasakit ang meron sa inyong tahanan. Isa yan sa senyales na talagang may negatibong enerhiya sa iyong bahay. Pangalawa, madalas na lagi kang walang pera at ang mga taong nakatira sa inyong tahanan. Masisipag naman kayo, nagtatrabaho 24 oras, maraming negosyo. Pero bakit ganun? Pagdating ng kaperahan, ubos agad. Anong ibig sabihin ito? Iyan ay senyalis din na ang inyong tahanan ay punong-puno ng negatibong enerhiya. Pangatlong bagay, ramdam mo ba ang bigat ng iyong katawan? Yung parang tinatamad kang bumangon sa umaga? At ramdam mo, tanghali na lahat kayo ay nakahiga pa at nakahilata. Para bang ayaw niyong bumangon at lahat kayo ay tamad na tamad kumilos sa loob ng tahanan, maging magtrabaho ay kinatatamaran niyo na rin. Ibig sabihin, yan ay pangatlong senyales na ang inyong tahanan ay punong-puno na ng negatibong enerhiya. At ang pang-apat na senyales na ibig sabihin, ang tahanan mo ay may negatibong enerhiya kapag ramdam mo palagi kang stress, palagi kang depressed, at nararamdaman mo yung anxiety. Yung para bang ang bigat-bigat ng parang pakiramdam mo, yung tipong lagi kang namumblema, yung lagi kang nai-stress. Alam mo ba, pang-apat na senyales yan na ang iyong tahanan ay punong-puno na rin ng negatibong enerhiya. Panglimang senyales ay talaga namang mapapansin mo na sobrang dami na ng negatibong enerhiya sa tahanan mo kapag madalas may nag-aaway. Halimbawa, kayo mag-asawa, palagi kayong nag-aaway. O kung di naman kaya, palagi mong kinagagalitan ang iyong mga anak na palaging nag-aaway. Ibig sabihin, sa inyong tahanan, hindi mo maramdaman ang peacefulness, puro kaguluhan, puro pag-aaway, puro problema. Yan ang panglimang senyales na talagang ang tahanan mo ay punong-puno na ng negatibong enerhiya. At higit sa lahat, ang pang-anim na senyales na dapat mong babantayan ay kapag nagigising ka sa madaling araw. Yung para bang may gumigising sa iyo at bigla ka nalang babangon at bigla nalang mabigat ang iyong pakiramdam, yan ang pang-anim na senyales na kahit nakakatulog ka na, ang negatibong enerhiya ay namamayani talaga sa iyong tahanan. Kasi hanggang madaling araw, kinigising ka nito at ginagambala sa iyong pagtulog. Ibig sabihin, maaaring may mga elementong nakatira sa inyong tahanan. Hindi mo man sila nakikita, pero nararamdaman mo.
kung kaya't hanggang madaling araw, hindi ka makapagtulog at saka lagi kang nagigising sa gabi. Isa yung senyales na dapat mong bantayan sapagkat ang mga bagay na yan ay nagsasabing ang iyong tahanan ay punong-puno na ng negatibong enerhiya. Alam mo ba na ang mga negatibong enerhiya na yan na nagpapasakit sa iyo at nagdadala ng kamalasan sa buhay mo ang nagsisilbing dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi ka pa rin umaasenso o kung bakit hanggang ngayon patuloy pa rin na stagnant ang buhay mo? Kahit anong dapat natin gawin? Tanggalin natin ang lahat ng klase ng negatibong enerhiyang namamayani sa ating tahanan. Tanggalin natin yan sa pamamagitan ng paggawa ng isang ritual na ituturo ko sa inyo. Kaya't simulan na natin ang ritual nang sa ganon, matanggal na natin ang lahat ng nagpapahirap sa inyo. Ang lahat ng nagbablock sa negatibong enerhiya na yan ay bumablock sa positibong enerhiya. Kaya't tanggalin natin lahat ng negatibong enerhiya nang sa ganon, ang positibong bagay ay maghari at mamayani sa iyong tahanan. Nang sa ganon, umunlad at umasenso ka na at mabago na ang iyong buhay. Kaya't simulan na natin ang ating ritual na gagawin na maaaring gawin natin upang pangtaboy sa kamalasan. Kailangan lang natin ay kumuha tayo ng 5 piraso ng orange. Bakit 5? Sapagkat ang numero na 5 ay swerte. Number 5 ay swerte. At kailangan talaga natin ng 5 orange at malalaman nyo kung saan natin ilalagay ang mga yan mamaya after natin ng ritual. Pagkatapos mo kumuha ng 5 orange ay hatiin mo to sa gitna. Pagkahati mo sa gitna ay ipasok mo na ang asin. Ang bawat pagpasok ng asin ay isang kutsara lamang bawat orange. Isang orange, isang kutsara ng asin. Uulitin ko, hahatiin mo siya sa gitna at bawat orange ay lalagyan mo ng isang kutsara ng asin. Ngayon ay meron na tayong 5 orange na may tigi-isang kutsara ng asin. At pagkatapos gawin yan, dasalan mo na ng isang Ama namin at isang sumasampalataya. At pagkatapos, ang inyong intentions o mga bagay na ninanais yung mangyari sa iyong buhay. Kung nais mong matanggal ang mga negatibong enerhiya, sabihin mo sa harapan ng orange. Habang ikaw ay nakatitig sa oranges na nilagyan mo ng asin, sambitin mo dito na ang lahat ng mga negatibong enerhiya na namamayani sa aking tahanan ay aalisin, tatanggalin at magkakaroon ako ng isang buhay na masagana at maunlad upang tanggalin ang mga negatibong enerhiya na yan ng mga oranges na merong asin. Tandaan lamang na habang sinasambit ito, kinakailangan pa laging maging positibo, isipin na ang buhay mo ay mababago after mong gawin ang ritual na to. Sapagkat ang isang positibong tao, palaging positibo din ang nangyayari sa buhay niya. Kaya't huwag kang magpakanegatibo, mas mainam na positibo ka palagi para positibong bagay ang mangyari sa buhay mo. At syempre, pagkatapos natin dasalan ng oranges, ilagay na natin ito sa tamang mga pwesto, sa tamang lalagyanan at sa tamang paglalagyan. Dahil meron tayong 5 oranges, 4 muna ang gagamitin natin sa ngayon. Ang 4 ay ilalagay natin sa harapan ng pintuan natin. Kung meron kang mga paso na may mga halaman, ilagay mo ang oranges magkabilang gilid. 2 piraso sa kabila, 2 piraso sa kabila. Sapagkat kapag inilagay mo ang mga oranges sa magkabilang pat o paso ng iyong harapang pintuan, ay dito pa lamang sa pintuan ay hindi na makakapasok ang mga negatibong enerhiya. Maaalis at matatanggal na ito ng mga oranges kung kaya't hindi na ito magtutuloy sa inyong tahanan at wala ng negatibong enerhiyang makakapasok sa loob ng iyong bahay. Dahil 5 oranges ang ginawa natin, ang 4 ay nilagay natin sa harapang pinto. Saan naman natin ilalagay ang isa? Syempre, ang isang natitira ilagay natin sa loob ng bahay sa may altar. Para sa ganoon, meron mang makasingit at makapasok na negatibong enerhiya ay mailabas din at masipsip ang lahat ng ito ng orange na may asin. Wala nang matitira ni isa ni konting mga negatibong enerhiya sa loob ng bahay. Kasi maging sa loob ng bahay ay meron ka ng pangontra at pangtanggal sa lahat ng klase ng negatibong enerhiyang maaaring pumasok sa iyong tahanan. Kaya ikaw ay protektado sa anumang kamalasan na maaaring mangyari sa buhay mo. Ikaw ngayon ay siswerte na. At yan nga
nga mga ka-money magnet ang mga bagay na dapat nating gawin sa loob ng ating tahanan. Tandaan lamang na mga bagay na yan ay sadyang gabay lamang. Samahan natin ang pagkilos, panalangin at ritual at ang tatlo na yan kapag pinagsama-sama ay lalo tayong magtatagumpay. Lagi kong tinuturan na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Maraming salamat mga ka-money magnet. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe, i-like at i-share ang videong ito. Thank you very much!